bilang bahagi ng patuloy na pagbibigay ng malasakit sa programa para sa mga magsasaka, ay sinuportahan ng Sangguniang Panlalawigan ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali na paglalaan ng 450 milyon pesos na pondo para sa pagpapatayo ng mga rice mills sa Nueva Ecija. Sinuportahan ng Sangguniang Panlalawigan ang panukalang paglalaan ng halos kalahating bilyong pisong pondo para sa pagpapatayo ng sariling rice mills ng pamahalaang panlalawigan sa bawat distrito ng Nueva Ecija. Ito ang pinagkaisahang inaprubahan ng mga miyembro sa unang pagbasa sa ikasyam na karaniwang pagpupulong na ginanap noong March 3. Ayon kay Vice Governor Anthony Umali, ang proyekto ay bahagi ng magandang plano ng provincial government sa pangunguna ni Governor Aurelio Umali na patuloy at lubos na makatulong sa mga magsasaka. May mga rice mill po na itatayo by the district, totoo po yun. Dahil sa dami po ng pinagsiservisyuhan ng Provincial Food Council, kinakailangan po ng mga rice mill na facility to be built by the provincial government. Sa kasalukuyan kasi ay nakikipagkasundo lamang ang Provincial Food Council o PFC sa mga pribadong rice mills sa probinsya upang magiling ang mga biniling palay sa mga magsasaka. Habang sinisimulan na rin ang operasyon ng mobile flash dryer sa bayan ng Peñaranda upang makatuwang sa pagpoproseso ng mga palay. Dahil sa pangangailangan na ito, ay manghihiram ang kapitolyo ng 1 bilyong piso mula sa Development Bank of the Philippines o DBP na hahatiin sa tatlong proyekto. So ito yung malaking bagay sa mga magsasaka na meron silang mapagdadala ng kanilang mga palay upang ito ay mabili at siyempre maigiling at maibenta po natin sa ating mga kababayan upang mapagpatuloy po natin yung tuloy-tuloy na suporta natin sa mga mahirap na magsasaka. Ang dalawang natitirang bahagi ng uutangin ay ilalaan naman sa iba pang mga proyekto. Isa na rito ang 550 milyon pesos na pondo na gagamitin sa pagpapatayo ng Commercial Business District sa bayan ng Talavera. Ang natitirang 10 milyon pesos ay pambibili ng mga medikal na kagamitan para sa bagong gusali ng ELJ Hospital na ipinatayo ng Kapitolyo na inaasahang magbubukas sa mga susunod na buwan. Dagdag ng Vice Gobernador, ang lahat ng mga programa at proyekto ay nagkakaroon ng katuparan dahil sa pakikipagtulungan ng mga miyembro ng sanggunian. Mahalaga aniya na nagkakaisa ang mga lingkod bayan tungo sa isang layunin na makapagbigay ng may malasakit na serbisyo sa mga mamamayang Novo Ecijano. Salamat na lamang po dahil ang ating pong members of the Sangguniang Panlalawigan, mga bukal, ay talagang nagbigay sila ng panahon para ibigay nila ang kanilang mga sarili sa kanilang tungkulin upang makiisa sa proyekto ng ating mahal na gobernador. Danira Gabriel para sa Balita, Unang Sigaw. Unang Sigaw.